Magandang araw. Magandang araw po sa aking mga suking tagasunod. Well guys, ang ating tatalakayan ngayon ay may pag-asa pa bang makapasok ang kupuan ni Kai Sotto sa playoffs ng Japan B-League. Dahil ayon sa Japan B-League rules, ang lahat ng kupuan ay maglaro lamang a total of 60 games, guys. Well, sa kupuan ni Kai Sotto, guys, ay meron na po silang 48 games na kanilang inilaro. So, ibig sabihin guys, meron na po silang naiwang 12 games na lang guys. So, sa palagay nyo guys, may pag-asa pa ba talaga na makapasok sa playoffs ang kupuan ni Kai Sotto? Yan po ang ating tatalakayan ngayon po guys. Bali guys, tingnan po natin ang kanilang team standing no sa Central Conference. Ang kupuan ni Kai ay nasa pang-anim. Dapat sana guys, no? Makapangatlo sila sa team standing para sigurado talaga makapasok talaga sa playoffs. Dahil sa as per sa rules ng Japan B-League, ang top 3 sa bawat bracket ay automatic na pong qualified for playoffs. Ang kupuan ni Kai ay merong nalang naiwan na 12 laro o 12 games. So dapat dito guys ay straight nila itong may panalo para mayroon silang chance talaga na makapasok sa top 3. Dapat targetin nila ang Shibuya at Kawasaki na dapat malamang na dito ang kanilang wins no or panalo sa bawat laro. So dapat talaga sa top 3 sila para siguradong-sigurado po sila makapasok sa playoffs. So actually guys, so dito, pag sila ay matalo ng 5 beses ay talaga sorry, wala talaga po silang pag-asa na makasali sa playoffs. So, dapat nila maipanalo nila, guys, straight no, itong 12 games na natitira sa kanila. So, actually, guys, kayong ating, o kayo ang humusga, o kayo magbigay po ng prediction sa kanilang laro. So, ano ang inyong dapat masasabi o pa sa kanilang kupunan? Actually guys, huwag kayong makalimutan na magbigay po ng inyong sariling prediction dito sa ating comment section. So maraming salamat guys at saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe para maibigay ko sa inyo mga updates no sa mga laro ni Kai Sotto. Maraming salamat po.